Unahin na po natin ang sitwasyon sa The Manila Hotel kung saan naghahain ng Certificate of Candidacy ang mga aspirants sa pagka-senador. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav! Tapos nga ng filing ng Certificate of Candidacy kaninang alas 8 ng umaga ay pila na kaagad yung mga maghahain ng kanilang certificates para sa pagkasenador at party list. Dito sa Manila Hotel sa Maynila, ihahain yung COC ng mga gustong tumakbo sa pagkasenador. Ang ihahain naman ng mga tatakbo para sa party list ay yung Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination. Sa mga lokal na tanggapan naman ng COMELEC, maghahain yung mga para sa lokal na posisyon. At kapag kongresista ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila, sa COMELEC NCR office sa San Juan magfa-file ng COC. Sasalain ng COMELEC ang mga nag-file ng kanilang candidacy hanggang November 30 para maialis yung mga tinatawag na nuisance candidates. Para sa seguridad, nag-deploy ng nasa 36 na tauhan ang Philippine National Police sa buong bansa. Sa labas naman ng The Manila Hotel, kanya-kanyang gimmick yung mga taga-suporta at kampo ng ilang aspirant. Hindi pa naman daw ito premature campaigning, sabi ng COMELEC, dahil maituturing lang na kandidato ang mga aspirant kapag nagsimula na ang campaign period. Sa ngayon, Connie, Raffy, ay medyo maluwag pa. Kanina medyo nagsunod-sunod yung mga naghain ng mga COC dito sa Manila Hotel. Pero ngayon, nakikita nyo naman, wala masyadong naghahain. Actually, medyo mabilis yung pagfa-file. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes kada kandidato o kakandidato. Ang paalala naman ng COMELEC dun sa mga gusto pong mag-file ng COC ay siguruhin nyo na kumpleto yung mga dala ninyong dokumento. Dahil kanina meron ding mga na-turn away at pinababalik na lamang dahil kulang yung bit-bit nila. At paalala rin po ay yung filer plus 4 companions lang ang pwede pumasok dito sa loob ng COMELEC tent. Ngayon, nag-iikot si COMELEC Chairman George Garcia para mag-inspection lang dito. Pero so far naman, smooth naman yung naging filing nung mga naunang naghain ngayon ng araw ng October 1st. Hanggang October 8, tatagal itong paghahain ng mga COC, 8 to 5 a.m. Connie, Raffy? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Naghain na nga ng Certificates of Candidacy ang ilang gustong tumakbo sa pagkasenador sa unang araw ng filing sa Manila Hotel. Unang daghain ng COC si incumbent partyless Congressman Wilbert Lee. Sunod naman si David Chan. Naghain din ng COC si Alexander Encarnacion. May iba pang naghain na rin ng COC sa pagkasenador. Yan si senatorial aspirant Joey Montemayor. At si Janice Padilla na gusto ring tumakbong senador. Paalala po sa mga botante sa Hilagang Luzon, pinayagan ng COMELEC na i-extend ang huling araw ng voter registration dyan. Dahil po yan sa pananalasa ng Super Typhoon Julian. Wala pang impormasyon kung kailan nila ito itutuloy at kung hanggang kailan. Sa Batanes, ipinagpaliban muna ang huling araw ng voter registration. Batay sa ulat ng GMA News Online, sinabi ni Commission on Election Chairperson George Garcia na hindi muna itinuloy ang pagpaparehistro kahapon para sa kaligtasan ng mga residente at kanilang tauhan. Base sa datos ng COMELEC noong September 17, mahigit 3 milyon ang newly registered voters at nasa 400,000 naman ang reactivated voters. Naging super typhoon ang Bagyong Julian habang papalayo ito sa Batanes. Kahapon, matinding pagbayo ang naranasan ng probinsya. Sa lakas ng bugso ng hangin sa Sabtang, halos makalbo na ang mga dahon ng ilang puno. Sinabayan pa yan ng malakas ding ulan, natuklap at nagliparan pa nga ang yero ng ilang bahay roon. Sa bayan naman ng Uyugan, rumagasa sa ilang kalsada ang pinagsamang baha at putik. Nasira at naputol naman ang mga pakpak ng isang eroplano sa Basco Airport. Ayon sa governor ng Batanes, itinali pa ang 5-seater plane sa dalawang truck noong Biyernes para sana hindi tangayin ng hangin. Dahil sa pagbaha dulot ng Super Typhoon Julian, nananatili ngayon sa evacuation centers ang ilang residente sa Ilocos Norte at Sur. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Connie, tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan sa ilang bahagi sa probinsya ng Ilocos Sur. At sa mga oras nga na to, Connie, sa aming kinaroroonan ay ongoing yung clearing operation sa bahagi ng Santa Ilocos Sur dahil doon sa insidente ng mudslide na itala kaninang 7 a.m. Ipakita ko lamang yung sitwasyon na nasundan pa yan ng 9:30 a.m. Kaya naman yung mga motorista ay pinag-iingat ng DPWH dahil nga sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay madulas din po yung kalsada.
Sa ngayon, Connie, aabot na sa mahigit 13,000 families ang apektado ni Super Typhoon Hulyan sa Region 1. Base yan sa monitoring ng Office of the Civil Defense. Sa ngayon, nasa mahigit 200 individuals ang nasa evacuation center sa probinsya ng Ilocos Norte at probinsya ng Ilocos Sur. Sa Candon City, nasa 40 individuals pa ang nasa evacuation center. Mataas pa ang tubig sa ilang kabahayan. Pinag-iingat ng otoridad ang mga residente sa coastal barangays dahil na rin sa banta ng storm surge. Bukod sa storm surge, pinag-iingat din ang mga residente sa banta naman ng flash floods. Sa ngayon, Connie, tuloy-tuloy naman yung isinasagawang distribution ng relief packs ng iba't ibang LGUs sa mga probinsya ng Ilocos Sur at probinsya ng Ilocos Norte. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Hulyan. Inaabangan pa natin ang pinakabagong bulletin ng pag-asa kaugnay po niyan. Pero base po sa 5 a.m. bulletin kanina, inalis na ang wind signal number 4 at 3 sa ilang bahagi ng Luzon. Nananatili namang nasa ilalim ng signal number 2 ang Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Gayun din sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Bukod sa mga lugar na may wind signal, maalon pa rin po at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at sa ilang baybayin ng Ilocos Sur. Nananatili po ang banta ng storm surge o daluyong. Ayon po sa pag-asa, apektado ang ilang coastal areas ng Batanes at Cagayan. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas at ipagpaliban ang anumang aktibidad sa baybayin. Huling namataan ang mata ng Super Bagyo 205 kilometers west ng Itbayat, Batanes. May lakas po ito ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour pero napakabagal po nitong kumilos. Simula bukas mag-curve na ang Super Typhoon Hulyan at putumbukin ang Taiwan hanggang sa mag-landfall ito doon bandang umaga o hapon. Mga kapuso, malawak pa rin po ang nasasakop ng Super Bagyong Hulyan sa ating bansa. Kahit nasa norte po ito ay mararamdaman din ang ulan dito sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at dito po sa atin sa Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulang panahon muli ang aasahan ngayong Martes sa may extreme northern Luzon, kasama na po ang ilang panig ng Ilocos Region at Cordillera. Posible po ang torrential rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Mga local thunderstorm naman ang posibleng magpaulan sa Bicol, Visayas at Mindanao sa bandang hapon o gabi. Sa gitna po ng maulang panahon, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Binga, Magat, ang Buklao Reservoirs. Dalawang gate po ang nakabukas sa Binga at tig-isang gate sa Magat at ang Buklao. Tumutok pa rin po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng pag-asa kaugnay ng Super Typhoon Hulyan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.